maraming mga witnesses katulad ng kanyang kapitbahay, mga kaibigan, mga pulis at maging mga kameraman na nag-cover sa kanya ay nagpatotoo sa kakayahang ito ng bata. Okay mga utol, ayan ha, maraming nagpatotoo sa abilidad ng bata na lumikha ng apoy sa pamamagitan lamang ng isip. Okay, ang tinutukoy ko ay si Emma Tablate na yung batang taga Iloilo na nag-viral nung mga nakaraan. So ang daming witnesses, mga kameraman, pati mga pulis, mga kahitbahay at yung iba pa na nagpapatunay na nakaya niyang lumikha ng apoy. I-search nyo na lang yung pangalan niya at makikita nyo yung mga video o mga documentary tungkol sa kanya. Mga utol, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Naniniwala ba kayo na may mga taong may superhuman ability o pinanganak na may superpower? Ako kasi ng mga utol ay naniniwala na may mga taong pinanganak na ganyan. Kagaya ng mga telekinesis kung tawagin o yung kakayahan na pagalawin o kontrolin ang isang bagay sa pamamagitan lamang ng isip. At yung pyrokinesis o yung kakayahang lumikha ng apoy sa pamamagitan ng isip. Ngayon, yan ang featured video natin. Ang mga taong may kapangyarihan. Partikular, yung bata sa Iloilo na nakakagawa di umano ng apoy sa pamamagitan lamang ng kanyang isipan. So, ang featured video natin ay tungkol sa mga batang ito. Merong isang bata na kayang may x-ray vision, yung isa naman ay kayang kontrolin ng mga bakal, at yung bata sa Iloilo na nag-viral kamakailan lamang, yung nakakagawa din umano ng apoy sa kanyang isip. Itong featured video natin ay mula kay Ken Tots. Subscribe niya mga utol. Napakagaganda ng kanyang mga topic. Like nyo na rin yung video. Game na. Alamin na natin to. Sa dinami-dami ng mga pelikula tungkol sa mga superheroes na may kapangyarihan at kakaibang kakayahan, madalas ay hinahangaan natin ang mga ito. Pero alam mo ba na sa ating mundong ginagalawan pala ay may mga taong mayroong espesyal na kakayahan at nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan? Kaibigan, narito ang pito sa mga bata na nagtataglay ng sobrang espesyal na abilidad o superpowers. Mga bata to, remember mga utol, mga batang may superpower, di umano ha. Number 7, Hasna Masalmani. Sa Lebanon, isang batang babae ang nadiskubre na mayroon siyang kakaibang abilidad. Si Hasna Masalmani ay isang 12 taong gulang na bata na may kakayahang lumuha ng kristal na bagay. Sa isang araw nga daw ay kayang-kaya niya magpalabas ng 7 hanggang 8 babasaging kristal mula sa kanyang mga mata. Sinabi ni Hasna na kahit na matatalas ang mga piraso ng crystal object na lumalabas mula sa kanyang mga mata, hindi siya nakakaramdam ng kahit anong sakit. Isang bagay na hindi talaga maipaliwanag maging ng mga doktor na tumitingin sa kanya. Number 6. So hindi talaga maipaliwanag yung pangyayari na yun, no? Sipin mo, nakakalikha ng kristal na bagay. Pero yun, may mga video, mga utol. Palagay nyo ba, totoo ito? O isa lamang itong peke? Okay, pakicomment na lang ang inyong komento. Tuloy na natin. Natasha Demkina. Isang batang babae naman mula sa Saransk, Russia, ang di umano'y mayroong isang x-ray vision, isang kakaibang abilidad kung saan kayang-kaya di umano nitong makita ang kaloob-looban ng isang tao hanggang sa body organs at mga buto nito sa pamamagitan lang ng kanyang mga mata. Alam mo ba na 10 taong gulang pa lamang si Demkina noong matuklasan niya ang kanyang kakaibang kakayahan? Sinabi niya na nakita niya ang body organs ng kanyang ina at tinawag niya ito bilang medical vision. Okay. Nagagawa daw niyang i-switch ang kanyang vision mula sa regular papunta sa x-ray vision. Kung totoo yan mga utol, napakalaking pakinabang yan, no? Dahil hindi mo na kailangan pumunta ng x-ray. Kaya lang kailangan kasi yung resulta, yung pinaka-negative, something like that. Yung ganyan, no? O kailangan yung resultang ganun. Pero kung totoo ito, napakalaking bagay niyan. Mapapakinabangan niya ng gusto. Tuloy na natin. Marami ang nagakala na naglalaro lamang o gawa-gawa lamang niya
ang kakaibang kakayahang ito, subalit nagulat ang marami dahil ang kanyang mga visions ay tugma sa medical analysis ng mga doktor. Oh, teka, ito'y napatunayan ng sensya. Natotoo yung kanyang mga sinasabi o kanyang nakikita. Siyempre, hindi niya pwedeng maipakita sa iba eh, no? So kwento lang yung kanya. Pero pwede rin yung testingin kung totoo yung sinasabi niya. Ilagay mo siya sa kabilang kwarto, maglagay ka ng ibang tao doon sa kabilang kwarto. Okay, tapos mga bagay-bagay, pa-distinguish mo sa kanya kung anong mga nakalagay doon. So pag nalaman niya yun, yun, totoong may x-ray vision siya. Okay mga utol, pero yun nga, napatunayan ng medisina na parehas yung findings niya sa pamamagitan ng kanyang pagtingin lamang at mga x-ray machine, eh parehas ang mga resulta. Okay mga utol, so doon pa lang eh parang totoo na. Okay, tuloy na natin. Sumikat si Natasha hanggang sa ma-feature nga siya sa iba't ibang TV shows sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanyang natatanging kakayahan. Number 5, Emma. Eto na mga utol, si Emma Tablate. Eto yung batang taga Iloilo na nag-viral ng mga nakaraan lamang dahil may kakayahan daw di umano na lumikha ng apoy gamit ang kanyang isip. Okay, tingnan na natin. Emma Tablate, isang bata naman mula sa Iloilo, Philippines, nang di umano'y mayroong kakaibang kakayahan. Ang kakayahang gumawa ng apoy sa pamamagitan lamang ng pag-uutos sa isang bagay na mag-apoy. Tinatawag din ito bilang pyrokinesis o ang kakayahang kontrole ng apoy gamit lamang ang isipan. Totoo kaya yan mga utol? Ano sa palagay nyo? Na-feature na ito sa mga news eh, no? Sa mga news na palabas sa mga TV nung mga nakaraan, mga utol. Kayo, ano sa inyong palagay? Totoo ba na kayang lumikha ni Emma Tablate ng apoy sa pamamagitan lamang ng isip? Ano sa palagay ninyo? Anyway, eh, may mga panoorin nyo yung mga nilabas na video tungkol sa kanya. Emma Tablate, taga Iloilo po ang batang ito na may kakayahan daw di umano lumikha ng apoy sa pamamagitan ng kanyang isip. Balikan lang natin konti. Kinesis o ang kakayahang kontrole ng apoy gamit lamang ang isipan. 3 taong gulang pa lamang si Emma Tablate nang magsimulang mag-develop ang kanyang kapangyarihan. Utusan lamang niya ang isang bagay na nais niyang mag-apoy at bigla na lamang itong magliliyab. Siyempre, kumalat ang kwentong ito ni Emma, maging ang mga mainstream media at ang mga prime TV shows sa bansa ay naging interesadong ipalabas ang kanyang kwento. Maraming mga witnesses katulad ng kanyang kapitbahay, mga kaibigan, mga pulis at maging mga kameraman na nag-cover sa kanya ay nagpatotoo sa kakayahang ito ng bata. Okay mga utol, ayan ha, maraming nagpatotoo sa abilidad ng bata na lumikha ng apoy sa pamamagitan lamang ng isip. Okay, ang tinutukoy ko ay si Emma Tablate na yung batang taga Iloilo na nag-viral ng mga nakaraan. So ang daming witnesses, mga kameraman, pati mga pulis, mga kahitbahay at yung iba pa na nagpapatunay na nakaya niyang lumikha ng apoy. I-search nyo na lang yung pangalan niya at makikita nyo yung mga video o mga documentary tungkol sa kanya. Mga utol, okay, tuloy na natin. O, pero kayo, naniniwala ba na may kakayahan ito si Emma Tablate na kontrolin o gumawa ng apoy sa pamamagitan lamang ng isipan? Pa-comment na lang ang inyong mga opinion. Tuloy na natin. Naniniwala naman ang mga sugo ng simbahan na ito ay maaaring gawa lamang ng demonyo. Ang iba naman ay sinasabing ito ay posible daw na gawa ng mga laman lupa. Pwede. Number 4, Yang Jinlong. Sa bansang China, isang 11 taong gulang na batang lalaki naman ang di umano'y nagtataglay ng superhuman strength. Hala ko, isang bata, malakas kumain. Sobrang lakas kumain. Kasi pagkain yung pinapakita eh. Balikan natin. Ayan o. Hala ko, ang abilidad niya, sobrang lakas kumain na bata. Kumakain ng mga isang sakong bigas. Isang sakong kanin. Lalaki naman, ang di umano'y nagtataglay ng superhuman strength. Sa kanyang murang edad, ay kayang-kaya niyang buhatin ang kanyang ama na doble ang bigat sa kanya. Lakas nga kaya to. Din itong buhatin ang 1,000 kilo ng simento na parabang nagbubuhat lamang ng balahibo. Bukod pa dito,
Alam bang gamit lamang ang lubid ay nagawa din niyang hilahin ang mahigit sa 1 toneladang sasakyan. Pero naniniwala talaga ako dyan, mga utol. May mga taong mas malalakas talaga pinanganak. Okay? Meron talaga. Oh, naka-witness na ako. Ayoko na rin, syempre, wala naman tayong video. Pero meron talaga mga taong pinanganak na malalakas. Yung lagpas sa ordinaryong lakas. Okay? Tuloy na natin. Una niyang naipakita ang kanyang superhuman strength nung siya ay 11 months pa lamang. Dito ay binuhat months? Niya ang 5 kilong drum ng walang kahirap-hirap. Lakas ka, no? Number 3, Ivan Stoljikovic. Isang batang taga-Croatia naman ang pinagkaguluhan ng media at nabansagan bilang real-life Magneto dahil sa kanyang magnetic ability. Kaya niyang i-magnetize ang kanyang katawan upang dumikit sa kanya ang bakal. Kung iyong titingnan ay normal na bata lamang naman itong si Ivan, subalit kumalat ang isa sa kanyang mga video kung saan nakadikit sa kanyang katawan ang iba't ibang uri ng bakal katulad ng kaldero, plato, kutsara, tenedor at iba pa. Ayan, totoo yan mga utol, no? Lumabas na yan sa mga sa social media at sa mga ibang mga mainstream media. Ayan, no? Dumidikit talaga yung mga bakal sa kanyang katawan. So, ano sa palagay ninyo? Tuloy na natin. Sinabi ng kanyang mga magulang na sa abilidad na ito ni Ivan ay kayang-kaya niyang buhatin kahit ang 20 kilo na bagay basta ito ay may bakal gamit lamang ang kanyang magnetic ability. Number 2, Gabby Gingras. Isa namang batang babae mula sa United States ang susunod sa ating listahan. Malamang ay maraming magkaka-interest na magkaroon ng abilidad na ito. Ito kasing si Gabby, alam mo ba, hindi ito nakakaramdam ng sakit. 3 taong gulang pa lamang ang batang ito nang nadula siya sa kanilang garahe. Pumampas din ang kanyang ulo sa kanilang lababo. Name it, marami siyang aksidente na naranasan, subalit hindi niya ito ininda. Ipinanganak kasi ang batang ito na mayroong nervous disorder kung saan wala siyang sensitivity to pain. Hindi siya nakakaranas talaga ng sakit, no? Ayun, may mga ganyan talaga. So, balikan natin mga utol. Kayo ba? May dinaraan? May pinagdadaanan ba kayo? Ayan ang kailangan yung abilidad. Yung hindi kayo nasasaktan. May sasabihin pa sana ako. Anyway, balikan lang natin konti, ha. Mayroong nervous disorder kung saan wala siyang sensitivity to pain. Kung ganito ang iyong ability, sobrang daming disadvantage. Sa kaso ng batang ito, kailangan laging maraming nakabantay sa kanya dahil alam mo ba na isang beses ay natanggal ang isa sa kanyang mga mata at ilang parte ng kanyang mga ngipin nang hindi niya nararamdaman. Number 1, Ben Underwood. Si Ben ay katulad ng ibang mga bata. Naglalaro ng bisikleta, video games at iba pang laro kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kaibahan nga lang, bulag itong si Ben. 3 taon pa lamang siya nang nawala ang kanyang paningin dahil sa cancer. Hindi naman ito naging hadlang sa kanya para mabuhay ng normal. Sa katunayan, ang kanyang abilidad na tinatawag din na echolocation o ang paggamit sa kanyang pandinig parang bilang mga mata. Ang kakayahang ito ay katulad din ng abilidad ng mga dolphin at paniki kung saan mas matalas ang kanilang sense of hearing. Kaya nilang ma-identify ang mga bagay-bagay sa pamamagitan lamang ng tunog nito. Yung sonar, no? Tapos parang nagkakaroon ng... Kung napanood nyo yung Daredevil, yung ability of Daredevil. Si Daredevil kasi isang superhero na bulag. So yung extra senses niya, yun yung pinakamalakas. So parang ganito si Ben Underwood. Malakas yung kanyang pandinig to the point na yung sonar niya nagkakaroon na ng imagery, no? Mga utol, parang ganon. Kung napanood nyo yung Daredevil, maiintindihan nyo yung sinasabi ko. Tuloy na natin. Nakakalungkot lamang na pumanaw na si Ben Underwood. Opo. Ilang linggo lamang bago ang kanyang 17th birthday. Gayunpaman, nag-iwan pa rin siya ng napakalaking legacy. Maraming mga organisasyon sa mundo ang nahikayat na magturo na rin ng parehong teknik na ginamit niya para maka-adapt sa kanyang mundong ginagalawan. Kumbaga yung sa kanya, ano lang, you know, acquired yung ability niya dahil wala siyang bulag siya. So, yung other senses niya, yung mas pinagana niya. So, pwede naman talaga yun. True practice. Okay? Pero mahirap yun, mga utol. Anyway, anong masasabi nyo sa mga
featured video natin ngayon, sa featured video natin ngayon ng mga batang may pinanganak na may superhuman abilities. Paki-comment naman at paki-like na rin yung video. Maraming maraming salamat sa Kentots. Maraming maraming salamat sa inyo mga utol. Muli, ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming maraming salamat.